Hallelujah. Bless God. Truly, our God is good. No, talaga nga po, 12 months na. No? Last month of this year. And I know this year, God have filled you with surprises. God will fill you with good things sa buhay natin. Kaya narapat lamang po talaga natin pasalamatan ng Panginoon. Isa pa nga pong palakpak para sa ating Diyos na buhay. He is good. He is so good. Yan, magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian mo naman, kamayan mo ang iyong katabing nanginginig sa lamig? Yan, no? Kamayan mo lang, batiin mo ng isang napakagandang umaga. And for those who are watching us live, good morning po sa inyo. Welcome and kami po ay nagpapasalamat for you coming by at sinasamahan niyo po kami sa ginagawa ng Panginoon through this church. Now, we will be entering po, pag-uusapan po natin this December about another series, Jesus Is. Yan, no? Napakagandang pag-usapan po yan, no? Because Jesus, the character or the figure na si Jesus Christ, had been, ito po yung pinaka-heated debate or heated personality all throughout the world. Biro mo, no, 2,000 years ago siya nabuhay, pero still ngayon, ang dami pa rin debate, ang dami pa rin arguments about him. He's one of a personality na ang dami pa rin issues na hindi pa rin masettle ng karamihan. Kaya po, marapat lamang na pag-usapan natin, sino ba talaga si Jesus? Tanungin mo nga ang katabi mo, sino ba talaga si Jesus para sa'yo? Na, napaka-importante po ng tanong na yan. Because to many, or to some, no, na Jesus Christ is just a historical figure. Na para sa kanila, si Jesus Christ ay mga kinikwento lang. Ay, oo, yan yung dumating sa Israel. Jew siya, namatay siya sa cross. Yun lang ang para sa kanila na historical figure. It's just a someone na naghati ng kalendaryo sa BC to AD. Alam mo, ganun lang, historical figures lang. And to some naman, Jesus Christ daw ay tao lang, no? Kaya wala silang ma-receive kay Jesus Christ kasi tao lang daw si Jesus Christ. Pero ito po masakit. Minsan po kasi si Jesus Christ sa mga Christian, meron po ba akong kausap na Christian? Si Jesus Christ, madalas sa Christians, ay siya po ang Christian version natin ng Santa Claus. Naaalala mo lang kapag December. Diba? To many, si Jesus Christ, December na, pag-uusapan ulit natin si Jesus Christ. Yung kumbaga na alam mo, sisimba ka lang kapag December kasi si panahon ni Jesus Christ, Christmas season, oh, doon mo lang siya naaalala. Alam niyo po, no, bakit kailangan natin pag-usapan si Jesus Christ? Because this Jesus Christ, this Jesus is so powerful. And I believe that who Jesus is for you will determine what you will receive from Him. Kung sino si Jesus Christ para sa'yo, kung sino yung blank na yon, Jesus is blank sa'yo, yun din ang marireceive mo kay Jesus Christ. If Jesus Christ, you said, is just a man, you will just receive kung ano ang humanity niya. But if Jesus Christ is your Lord and Savior, you will receive gifts sa Kanya. Kung ano ang tingin mo sa Kanya, yun din ang marireceive mo sa Kanya. Parang sa atin lang din naman po sa atin tao, no? Kapag ka tayo po, no, ang tingin natin sa isang tao masungit, hindi mo na linalapitan. 'Di ba? Kapag tingin mo mabait, lagi mong inuutangan. Oh, 'di may nare-receive ka. Base po 'yon sa kung ano ang patingin mo sa kanya. Ano ang pananaw mo sa kanya? The same thing po with Jesus Christ. Though he is Lord and Savior, pero kung hindi mo tingin na Lord and Savior siya, hindi yan magkakatotoo sa iyo. Though he is healer, pero kung hindi mo tingin naman para sa iyo, para sa iba lang healer siya, pero sa iyo hindi siya healer, then you will not receive healing from him. Sino ba talaga si Jesus Christ sa iyo? Yan. Yan po ang pag-uusapan natin all throughout this series. Let's unwrap this beautiful gift na binigay sa atin ng Panginoon, Jesus Christ. Pag-aaralan po natin on the book of Isaiah, yung linagay ni Prophet Isaiah, dineclare, pinophesy ni Isaiah, sino ba tong si Jesus Christ na to? Okay? Konting background lang po sa Book of Isaiah, ha, para po sa mga magbabasa ng Isaiah. Isaiah is one of, ito po ay halo po kasi itong Isaiah, no, 66 chapters. Merong mga, maraming parts po dito, sad stories, kasi po marami dito sa sinulat ni Isaiah ay judgment on Israel.
During the time po kasi ng buhay ni Isaiah, nagkakagulo na ang Israel. Nahati na po ang kanilang bansa. Merong Northern Kingdom, merong Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, yung 10 tribes. Okay? Yung Southern Kingdom, yung Judah at Benjamin. Ang tawag po ng Israel dun sa Northern Kingdom, Israel. Yung Southern Kingdom, ang tawag Judah. Okay? So, nabuhay po siya during that time na kung saan ang gulo-gulo na ng Israel. They have been worshiping other gods. They are doing the practices of other nations. Talagang napaka-detestable na ng kanilang practices. Meron po doon sa kanyang buhay, no? Merong isang king, si King Ahaz. Ginagawa niya na yung practices ng ibang nations. Inaalay niya ang kanyang anak sa apoy. Okay? Ganun po siya kagulo. Luka, ito po yung situation during that time. Para makita nyo lang ha, kung bakit napakaganda nung prophecy na sinulat niya patungkol kay Jesus Christ. Ito po kasi may hugot siya. Ito po ang nangyayari during that time. On Isaiah chapter 1, ito ang nakita niya. Listen, O heavens, pay attention, earth. This is what the Lord says. The children I raised and cared for have rebelled against me. Ito po ang nakita niya, pinasabi sa kanya ng Panginoon. Yung mga inalagaan niya daw na anak, which is the Israel, nagre-rebelde na sa kanya. Mga magulang, isa po sa pinakamasakit siguro mararanasan natin, no? Yung ilang taon mong inalagaan, pagdating ng teenager, kung makasagot sa'yo, parang hindi sila yung, hindi ikaw ang nagpakain sa kanila. Kung magpaalam, parang wala nang pakialam sa sasabihin mo. Yan po yung nararanasan ng Israel during that time. Tingnan niyo po yung puso ng Panginoon na inalagaan ko sila for how many years. Pinakain ko sila. Protectionan ko sila all throughout the years. Pero ngayong panahon na to, nakalimutan na nila si Jesus. Nakalimutan na nila ang kanilang Diyos. Nagre-rebelde na. Okay? Ito pa. Even an ox knows its owner. And a donkey recognizes its master's care. But Israel doesn't know its master. Kung yung mga ox nga daw eh, kung yung mga baka, alam kung sino nagpapakain sa kanya, kung sino yung amo niya. Pero bakit daw ang Israel, hindi nila alam. Parang tayo lang din po, no? No, tayong mga tao, madali po tayong makalimot sa Panginoon eh. Sa totoo lang po. Kapag maganda nangyayari sa atin, naaalala natin siya. Kapag pangit, sinusumpa natin siya. Eh, yun po ang kalagayan ng Israel during that time. Na kumbaga, yung glory days ng Panginoon, yung mga sinabi ni King David, mga songs ni David, hindi na nila naaalala. Nakalimutan na nila that God is their master. And then, itong pinakamasakit, my people don't recognize my care for them. Hindi na nila nakikita na kahit sila ay pasaway, kahit sila ay rebelde, iniingatan pa rin sila ng Panginoon. Tanungin mo nga yung katabi mo, ikaw ba eh, nare-recognize mo pa ang Panginoon, ha? Okay? Some people on the pandemic, nung nag-hit ang pandemic, Parang nawala na ang Diyos para sa kanila. Hindi nila ma-recognize na ang Panginoon may plano sa kanila kung bakit pinapadaan sa mga sitwasyon na to. So tingnan nyo ha, the heart of the matter of the prophecy of Isaiah is the situation of Israel na yung iningatan, inalagaan ng Panginoon, nakalimutan siya, finorsake siya, talagang tinalikuran siya. Kaya naman, sinabi ng Panginoon na meron siyang ipapangako na kung saan ibabalik sila sa dati nilang state. Oh, what a sinful nation they are, loaded down with a burden of guilt. They are evil people, corrupt children who have rejected the Lord. Grabe po yung mga description ni Isaiah sa situation nila. Hindi lang basta nakalimot. They have rejected. Mas masakit po yun eh. Okay na nakalimot eh, pero yung i-reject mo, totally, napakahirap po nun. They have despised the only one of Israel and turned their backs on Him. Yan ha. Linay down ko lang po sa inyo yung sitwasyon during that time na ganito kalala ang Israel. Okay? Na sila na kung saan pinakain ng Panginoon, inalagaan on the promised land, ito ang kanilang isusukli sa kanilang Lord. Okay? But then,
Pagkatapos ng mga ilang chapters, after all the judgments, kapag binasa niyo po yun, no? Ito na po ang sinabi ni Isaiah. Bigla po siyang nangako. Ito yung pangako na binigay sa kanya ng Panginoon. For to us, a child is born. To us, a son is given. And the government will be on his shoulders. Ito na. Apakagulo ng Israel. Spirituality nila, bagsak. Moralidad nila, bagsak. So kung saan-saan sumasamba. But then God is saying, hindi kayo mawawalan ng pag-asa. Don't worry, my child. Kahit rineject nyo ako, meron pa rin akong gagawin sa inyo. Tingnan nyo ha, ang Panginoon napakabuti. Kahit nakakalimutan mo siya, kahit rinereject mo siya, ang Panginoon meron pa rin gagawin sa buhay mo. Meron at meron pa rin siyang ibibigay na regalo para sa'yo. Hindi kanya hahayaan on that sorry state. Kaya nangako ang Panginoon through the prophet of Isaiah, meron siyang ipapadala. Let's just understand this verse. Ha? For to us, a child is born. Ibig sabihin po niyan, ito po, it talks about the humanity of this person. It's a prophecy that this person will have a human side. Naniniwala po ba kayo na lahat ng tao ay pinapanganak? Hindi ba napulot yung katabi mo? Hindi naman, no? Niwala kang pinanganak naman yan, no? Tingnan mo nga mabuti kung merong pusod. Kapag walang pusod, hindi pinanganak, ha? Right? Lahat ng tao ipapanganak. So ito po, sinasabi sa prophecy na to that this prophecy, itong tao na darating na to have a humanity side, and then bigla niyang nakakapagtaka, no? Child is born, and then son is given. Ano ba talaga, Prophet Isaiah? Ano ba? Born ba talaga or given? Iba kasi yung born eh, pinanganak. Tapos daw, a son is given. Yung word po, yung phrase that son is given, it talks about the divinity. The Godhead. Yung mismong son on the Godhead. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Ibibigay niya. Okay? So ito po, it talks about this Jesus Christ, which is 100% human and 100% divine. Okay, hindi lang tao si Jesus Christ. He's 100% human at the same time, 100% po siya divine. It came really from heaven above. And then, ano ang description? Sunod. And the government will be on his shoulders. Ano ang kanyang role? Mamatay lang ba sa cross? Ang kanyang role po, binigay sa kanya ng Panginoon ang authority. Okay? Ibig sabihin, si Jesus Christ na tinanggap mo, 100% human, 100% God. At the same time, dapat may authority siya sa buhay mo. Hindi pwedeng sabihin mo, may Lord Jesus Christ ka, ikaw naman ang nasusunod. Okay? Hallelujah, hallelujah, praise Jesus ka. Pero pagdating sa bahay, hindi nakalimutan mo na siya, hindi na siya ang sinusunod mo, sarili mo na. Hindi po yun authority. Dapat si Jesus Christ po, kapag tinanggap mo, He will have full authority over your life. Hindi na ikaw masusunod, kundi si Jesus Christ na. Yan po ang description kay Jesus Christ. Kaya to many, nangyari po yan sa Israel. Dumating naman si Jesus Christ. Pero marami ring hindi nagpasakop. Nakita nila. Okay? Talagang tinupad ang prophecy. Pero bakit hindi sila makasunod? Ayaw kasi nilang magpa-under kay Jesus Christ. Ayaw nilang bumalik sa kanilang master. Okay? Kaya po mga kapatid, if you really want Jesus Christ sa buhay mo, kailangan, Lord, sige, suko na ako. Ikaw ang masunod sa buhay ko. Sa bawat desisyon ko, Lord, ikaw ang masunod. Okay? And this Jesus Christ, 100% human, 100% divine, who has authority over all, ito daw ang kanyang magiging tawag sa kanya. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So all throughout po this series, ito po ang pag-aaralan natin. Iisa-isahin po natin yan. At pag-aralan natin today, the Wonderful Counselor. Yan. Wonderful Counselor. Jesus Christ is your Wonderful Counselor. Now, let's understand this. Ano ba tong Wonderful Counselor na to? Hatiin lang po natin muna yung dalawang salita. Yung Wonderful muna. Yung Wonderful, sa atin po kasi medyo na-watered down na today yung ano eh, yung definition ng Wonderful. Kapag sinabing maganda, sobrang ganda, Wonderful na kaagad. Okay? Kapag malakas kumain, wonderful.
Hail, Buraot, wonderful. No, medyo tayo, medyo na-water down po natin yung meaning ng wonderful. Pero kung babalikan po kasi natin yung Hebrew term na ginamit po dyan, ito po ang ibig sabihin talaga kapag wonderful. Someone or something that causes you to wonder. Ah. Yung pala ang wonderful, yung mapagtataka ka. Yung wonderful po pala, grabing kagandahan, hindi mo mapaliwanag. Yung pala yung wonderful. Kaya tinan mo yung katabi mo. Nagtaka ka ba? Napatanong ka? May tsura na ito ang pilat. Ba't kaya ganito itong linikhaan ng Panginoon? Ganun po pala yung wonderful. Yung kapag nakita mo siya o isang bagay, mapapatanong ko na lang, oh, paano nangyari ito? Yun po yung wonderful. Bakit ganun? Yan po yung mga wonderful. Or in short, it's incomprehensible. Hindi mo mapaliwanag. Isang kagandahang hindi mo mapaliwanag. Ah, yan na. Yung isang katangian na kung saan, hindi mo alam, hindi mo maalam eh, bakit kaya ako attracted sa Kanya? Si Jesus Christ po, ganyan eh. Talagang wonderful po lahat sa Kanya. Hindi mo mapaliwanag. Virgin birth? Paano nangyari? Lahat po ng ginawa ni Jesus Christ, all His life, talagang wonderful. Namatay, tapos nag-resurrect in 3 days, wonderful! Hindi mo mapaliwanag eh. Nagpakain ng 5,000 gamit fita lang. No, hindi mo mapaliwanag, paano nangyari to? Tapos si Jesus Christ, tinan nyo ha, kapag siya po nagtuturo, lagi na makikita nyo doon, ang mga tao na-amaze sa kanya, saan kaya kinuha nitong Jesus sa toon tinuturo niya? Lagi, He causes someone to wonder. Kaya si Jesus Christ, wonderful. Okay? Ito rin nakita ko sa atin, buhay natin, no? Kapag meron kang relasyon sa Panginoon, nakita ko, a relationship with Jesus is a relationship that will keep you in awe. Alam mo yung relasyon mo sa Panginoon na 10 years ago pa, hanggang ngayon, manghang-mangha ka pa rin sa Kanya. Hindi mo maunawaan, Lord, grabe, ang dami mo pa rin ginagawang kamangha-mangha. Na Lord, nagkamali na ako, Lord, ang dami ko ng kapalpakan, Lord, pero grabe ang biyaya mo, grabe ang grace mo. Mga kapatid, kapag ikaw hindi pa napapamangha ni Jesus Christ, alam mo, questioning ko kung ikaw ay may relasyon talaga sa Kanya o wala. Kasi ako naniniwala, kapag meron kang Jesus Christ, grabe ang nakakamangha ang mga nangyayari sa buhay mo. Grabing milagro ang ginagawa ng Panginoon sa iyo. Grabing pagbabago ang ginagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya kapag ikaw meron relasyon sa Panginoon, walang puwang talaga yung dull moments. Dahil kapag sa Panginoon ka, ang daming nangyayari na kamangha-mangha, higit pa sa mga inaasahan mo. Lagi ang Panginoon may sorpresa sa iyo. Kaya nga, even this last month, naniniwala ko ang Panginoon, may ibibigay pa sa'yo. Gusto niya, lagi kang namamangha sa Kanya. Kasi character ni Jesus Christ yan. Kaya ito, magugulat ka mga kapatid, yung pinagpe-pray mo, baka dumating na sa'yo. Mamamangha ka dahil Jesus Christ knows always to make you wonder. Yan ang relasyon na meron ka kapag kay Jesus Christ. Laging bago, laging nakakamangha. Yan. Okay? And then, dinuktungan niya, hindi lang siya wonderful, kamangha-mangha. He's now a wonderful counselor. Okay? Tinignan ko po sa dictionary, ha? Okay? Ngayong panahon po na to, medyo nakakalito po kasi yung counselor, no? Ito po yung definition ng counselor on today's time. Mamaya, pakita ko po sa inyo yung definition naman during the time na sinulat to ni Isaiah. Ngayon po, ang counselor is someone who is trained to listen to people and give them advice about their problems. Okay? Yan po yan, no? Tinuruan, tinrain para makinig, para makapagbigay ng advice. Yung mga guidance counselor. Sino po dito laging nasa guidance? Umamin na. Ayan, no? Suki ng guidance counselor na kung saan tumatambay ka lang naman doon. Right? Ito po pala trabaho nila at siyempre meron ngayon mga professional counselors po. No? Ito po yung mga tao, professionals, na pinupuntahan ng isang tao merong dinadamdam, merong mga pinagdadaanan at sila po pakikinggan, bibigyan ng advice until masolve ang problema. Ang Panginoon mo daw, counselor din. Ang Panginoon, trained to listen din sa'yo. Kaya ang Panginoon ay hindi lang utos ng utos. Ang Panginoon, si Jesus Christ, nakikinig din.
So I want you to know, mga kapatid, that you could tell God your deepest and darkest thoughts. Ang Panginoon mo, lagi ding handang makinig sa'yo. Kahit pa ang pinakamadilim at pinakatinatago mong sikreto na ikaw lang ang nakakaalam, pwede mong sabihin sa kanya. Yung hiyang-hiya kang sabihin sa ibang tao, naku, kasi kapag sinabi ko, baka ma-chismis, baka ma-i-Facebook, baka ma-i-post. Okay? Sa Panginoon, safe ka. Okay? One of the ethical code po ng mga counselor is the code of confidence. Bawal na bawal po nilang sabihin sa kahit nga po sa kanilang asawa ang napag-usapan niya ng kanilang counselee. Yung kina-counsel niya, bawal na bawal po yun sa kanila. The same thing with Jesus Christ. Kapag ikaw po ay nagsabi sa kanya, kahit ng mga pinakakadilim-diliman, very disgusting na mga thoughts mo, God will listen to you. Okay, pwede yan. Pwede niyo pong sabihin sa kanya yan. Kaya huwag po kayong mahihiya. Yan po ang role ng Panginoon sa atin. Kasi maniwala po kayo sa hindi. Marami po tayong mga bagay na gustong-gusto na yung naghahanap ka talaga ng masabihan, hindi mo lang masabi kasi nakakahiya talaga. Okay? Ang Panginoon, pwede mo po siyang sabihan. Okay? Now, let's look on. Kasi po yung today's term. During that time po kasi, wala pang ganun, ha? Sa panahon nila Isaiah, wala pang ganung klaseng counselor. That time po, ang counselor ay high-ranking official. Okay? Ang counselor ay hindi yung may office, tapos doon ka luluha, doon ka iiyak. Hindi po. Ang counselor po during that time are strategists. Sila po ay high-ranking official on the king's courts. Kaya po makikita niyo po, si David had this counselor named Ahithophel. Okay, sabi doon, si Ahithophel, meron siyang wisdom from God. Because during that time, kapag sinabi po, binigyan ka ng ranggo na counselor, ito po ang tingin sa'yo ng tao. Someone who is considered to have a God-given wisdom to solve problems. Yan. Yan ang counselor during that time. Mga strategists. Na kumbaga, kapag sila nagsalita, sigurado tapos problema mo. Okay? Kapag ikaw nagsabi sa kanya, may idea ako na magtatayo ako ng business, yung counselor during that time, paplanuin niya, detetalyahin niya, pagbalik sa'yo, pwede mo nang itayo business mo. Okay? Ganun po sila. And during that time po, hindi lang po high-ranking official, pwede rin po during that time, yung counselor is portraying to the king. Na kapag wise king ka, ang tawag din sa'yo, counselor. Like King Solomon. Si King Solomon po, meron siyang advisors, pero siya po mismo, counselor ang tawag sa kanya. Dahil very wise po siya. Okay? So ito po pala, yung pinag-uusapan nating counselor is all about wisdom and guidance. Okay? So si Jesus Christ is your wonderful counselor. He is the embodiment of the wisdom of God. Mga kapatid, kung kayo po ay naaanga sa buhay nyo, hindi nyo alam ang gagawin nyo, meron kang wonderful counselor na pwedeng magbigay sa'yo ng wisdom at guidance. Okay? Now, the question is, bakit ito yung unang description patungkol kay Jesus Christ? Of course, ito no, practically speaking po, tayo pong mga tao, aanga-anga tayo eh. Sino po kasama ko ditong aanga-anga? Tama po ba na litong course pa nga lang sa college, litong-lito ka na eh. Then nag-vulcanizing ka na lang tuloy. No, sa dami-dami ba naman kasing course ngayon eh. No, litong-lito ka, ano ba talaga kukunin ko? Uy, sikat ngayon, nursing, makapag-nursing. Alam mo yun, no, sa ating mga buhay, eh pagpili rin ng partner eh, minsan aanga-anga din tayo, diba? Hindi natin alam, porket mabait lang eh, sinagot mo na. You know, we need wisdom and guidance in this life. Dahil ang buhay po natin, punong-puno ng mga problema at punong-puno ng mga bagay na dapat isolve. Isa na dyan ang katabi mo. Dapat dyan sinusolusyonan eh. Bakit ganyan ugali nito? Ha? Bakit hindi pa rin nagbabago to? Hindi mo na alam, no? Ayan, ganyan po sa atin. Kaya ang Panginoon, practically, inuna niya. He is your wonderful counselor. Dahil alam niya, kapag ikaw lang ang naging in charge sa buhay mo, sisirain mo buhay mo eh.
puro kapalpakan na desisyon ang gagawin natin kung tayo lang. Kaya kailangan natin ng wonderful counselor. Pero higit sa lahat, ito po, biblically speaking, bakit nga ba ang Panginoon, wonderful counselor, unang-una? Because during the time of Isaiah, ito po ang sa sobrang makasalanan na nila, ito po yung ginagawa nila. Oh. Someone may say to you, let's ask the mediums and those who consult the spirits of the dead with their whisperings and mutterings, they will tell us what to do. During that time po, instead that they are asking or praying God, ang ginagawa po nila, they are asking mediums and spiritists. Instead na lumapit, Lord, ano ba gagawin natin? Ano bang strategy gagawin natin para manalo dito sa laban na to? Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga medium, yung kumakausap ng patay. So ang Panginoon, nagagalit sa kanila, hindi ba nila napatunayan that God is the wisdom that they need? Bakit kailangan pa nilang mag-consult sa medium? But shouldn't people ask God for guidance? Should the living seek guidance from the dead? Kaya galit na galit po sa kanila ang Panginoon. Biro mo yun, no? Talagang tinalikuran nila ang Panginoon. Mas pipilian nila ang wisdom ng tao kaysa wisdom ng Diyos. Sino mga kapatid, ito, survey lang. Sino pipiliin mo magsasalita sa'yo, Diyos o yung katabi mo? Yan, kasi kapag ang katabi mo ang pipiliin mo, ako wala. Ala, pang Facebook post lang ang sasabihin sa'yo. No, pero hindi makakatulong sa buhay mo. Kaya sa kanila po, unang binigay, Jesus Christ as your wonderful counselor. Binabalik ng Panginoon yung wisdom na nagmumula sa kanya through His Son, Jesus Christ. So, tatlong points po mga kapatid, why Jesus Christ is your wonderful counselor? Because Jesus Christ is your wonderful solution. A counselor is a problem solver. Mga kapatid, during this time po, counselor, alam niyo po ba ang rate ng isang counselor ay napakamahal? Isang session sa kanya. Okay, I think mga ilan ba? Mga thousands din, no? Thousands din per session. Base daw sa degree ng iyong problema. Kung maiirit na yung counselor, mas malaki. No? Hirap po kayang makinig ng mga problema ng may problema. No? Biro mo yun, no? Hirap ng trabaho ng counselor sa panahon ngayon. Ha? Kasi... Pero mo yun, ha? Pakikinggan mo yung problema ng may problema, tapos ikaw nga may problema ka din, hirap talaga. Pero God is saying in this, dahil kapag ikaw po lumapit sa isang counselor, una, nagbayad ka na, siguraduhin mo may solusyon ka pag uwi mo. God is saying as well, He is your wonderful counselor because He is really the solution sa buhay mo. God is saying to Israel and God is saying to us today, meron kang problema at dadami pa problema mo, but there is a wonderful solution na linatag na ang Panginoon, binigay na sa atin, and that is Jesus Christ, that whatever problem you will have and you will face, God is the solution. Jesus is the wonderful solution. Ito, tingnan niyo po sa gospel. Ha? Every time po si Jesus Christ pupunta sa isang scene, magkakaroon ng isang setting, laging may problema. Yung first appearance niya, diba, first miracle niya sa Cana, nawala ng wine. Biro mo, sa bawat pupunta niya, laging may problema. At sigurado naman ako, sa bawat din pagpunta niya at pag-enter niya dun sa scene, sigurado naman laging may solusyon. The same is true sa atin. Kahit ano pang problema mo, when God enters the scene, when Jesus enters the scene, hindi na yan magiging katulad ng dati dahil magkakaroon ka na ng solusyon sa problema mo. And Jesus is your wonderful solution. Biro mo, during that time, Jesus Christ pupunta sa kanya, may sickness, problema na naman. Aalis ba yon na may sakit pa rin? Hindi. Kapag pumunta kay Jesus Christ ang may sakit, sigurado pag-uwi, galing. Because Jesus Christ is their solution. Pumunta kay Jesus Christ, magpapaturo lang, nagutom si Jesus Christ naman, naawa, pag-uwi, busog. Ganun lagi si Jesus Christ. Pumunta ka sa Kanya, nang may problema ka, sigurado uuwi ka nang may solusyon. Kaya mga kapatid, huwag kang mahiyang sabihin sa Panginoon ang problema mo dahil Siya lang naman talaga ang solusyon sa problema mo. Alam mo, what I am speaking is practical, pero on the best, wonderful solution. Kasi meron tayong mga problema na akala natin hindi problema.
Alam mo yun, minsan tayo po ay blinded din sa ating problem. Just like the Israel. Akala nila ang problema nila, sickness. Akala nila ang problema nila, kulang ng wine. Ang problema po natin, buong sangkatauhan, ay ang kasalanan. Alam nyo, ano lang naman yan, epekto lang naman ng kasalanan itong sickness na to eh. Itong poverty na to, itong lack na to eh. And Jesus Christ is the solution to the greatest problem ng humanity, and that is sin. Si Jesus Christ lamang ang makakapagbigay ng solusyon sa ating mga kasalanan. That's why He came. He is the wonderful solution of God to our sin, our greatest problem. And then, tinan nyo to ha, si Jesus Christ, ito ang tingin niya sa atin. Nung nakita niya ang mga tao, He said, when He saw the crowds, He had compassion on them because they were confused and helpless, like sheep without a shepherd. Alam nyo, mga kapatid, ito ang tingin sa atin. At ito naman talaga tayo. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, litong-lito ka sa buhay mo. Totoo naman eh, nakakalito talaga eh. Hindi mo alam kung paano mo babayaran. Hindi mo alam kung paano mo aayusin ang marriage mo. Gusto mo namang ayusin, pero hindi mo alam kung saan mag-uumpisa. Alam mo yun, no? Kahit na today we are somehow capable of earning, yung parang okay naman, no? Parang nakaka-move on naman sa buhay. Pero still, there are areas in our lives na talagang litong-lito ka, hindi mo alam. Lord, bakit ba ito sa lahat? Sa dinadami-dami ng tao, bakit ako nagka-problema sa anak ko? Lord, alam mo yan, yung mga problema natin that we are helpless. Hindi mo alam kung saan ka kukuha ng tulong. Hindi mo na alam kung saan ka lalapit. God is just stating a fact. Without Christ, we are confused and helpless. Hindi natin kayang solusyonan yung mga problema natin without Him. Even nga kahit may pera ka eh. Imagine during that time, Jesus Christ, He met a rich young ruler. Supposedly, kapag tingin natin, di ba, kapag mayaman, walang problema yan. Saan yan? Kaya niya solusyonan lahat. Walang pinoproblemang bills. Walang pinoproblema yan sa anak. Naku, okay lahat yan sa kanya. Maganda nangyayari sa kanya. Hindi eh. God, during His time, Jesus Christ, met a rich young ruler. Meron siyang hinahanap. Meron na siyang yaman. Pero, he lacked something. Sabi niya, Lord, paano ko ba makukuha yung kingdom of God? How could I enter the kingdom of heaven? Linatagan siya ng Panginoon. Sabi niya, nagawa ko naman lahat yan, Lord eh. Pero hindi, ito hindi pa nagagawa. Benta mo lahat. And then you will enter the kingdom of heaven. Hey? Ano yung sinasabi ni Jesus Christ dito, no? Mapamayaman ka, mapamahirap ka, you will have problems that you cannot solve. Because in reality, we will never know the true value of our lives apart from Jesus. Hindi mo malalaman kung gaano kahalaga ang buhay mo kung wala si Jesus Christ. Jesus Christ show us na hindi money ang sagot dahil hindi naman yan ang problema mo. Ang problema mo, kasalanan. Kaya nung when you have Jesus Christ in your life, you know, ito pala ang value ko. Mahalaga ako sa Panginoon na matay siya para sa'yo dahil napakahalaga mo para sa Kanya. That the true value of your life is not on your money, nor on your status, but on Jesus Christ. Si Jesus Christ, alam nyo, pinaglaban niya ang value mo. The devil is saying na wala ka nang mararating. The devil is saying, hindi mo na matatapos ang problema mo, but God, as your wonderful counselor, is saying to you, you have value. You have true value na makikita mo lamang when you have a relationship with Jesus Christ. He enlightened us that our value is on Jesus Christ Himself. Kaya mga kapatid, huwag mong hanapin ang value mo sa kung ano ang possession mo. Hanapin mo ang value mo based on who Jesus Christ is sa buhay mo. Okay? That's your wonderful counselor. He solved your problems of value. Okay? Ikalawa, Jesus Christ as your wonderful counselor will lead us to wonderful paths. Yan. Ang Panginoon natin, si Jesus Christ, sigurado kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya,
Yung mga pagdadaanan mo, mga dadaanan mong mga lugar, sigurado, napakaganda. Okay? Isa po sa mga ginagawa ng counselor, base po sa kanila, diba? Magsasabi ka ng problema. Meron na silang solusyon, pero hindi naman nila ibibigay at ibabato sa iyo yun kaagad. Okay? It will take sessions by sessions. Bakit? Kailangan kanya munang latagan ng patch. Ito po, nakita ko po, no? Ang best counselor po ay hindi yung nagbibigay kaagad sa iyo ng solusyon, pero yung papakita sa iyo ano ba talaga ang problema. Okay? Kaya po mga counselor, nagsasabi, okay, nagsabi ka ng problema, first session, alam niya na kung ilang session dapat. Okay? Kasi lalatagan ka niya muna ng mga paraan, mga strategy, kung saan ka pa talaga dapat titino. The same thing with Jesus Christ. Jesus Christ, as your wonderful counselor, will lead you. Sasamahan ka niya, maglalatag siya sa iyo ng wonderful facts. Kaya nga po, Jesus' greatest invitation is not come to church. Hindi po yan ang greatest invitation ni Jesus Christ. Halika, sama ka sa amin. Attend ka sa Sunday. Mag-worship tayo. Okay? Hindi po yan ang greatest invitation ni Jesus Christ. Jesus' greatest invitation is follow me. His greatest invitation to us, humanity, sundan mo ko. Lord, saan tayo pupunta? Basta sundan mo ko. Okay? Kaya mga kapatid, iniinyayahan ka rin ng Panginoon, ha? Hindi lang sumamba, kundi sumunod sa Kanya araw-araw. Because the best guide is the one who knows the way very well. Kung ako po ay pupunta sa isang tourist spot, hindi po ako mag-hire ng tour guide mula dun sa kasama ko sa Malolos. Mag-hire po ako ng tour guide na local doon sa tourist spot na yon. Kasi yung kasama ko sa Malolos, walang alam doon kung saan-saan lang kami mapupunta. Okay? Pero ang best guide ay yung andun mismo, alam na alam niya yung pasikot-sikot, saan ka tatalon, saan ka lulumdag, saan yung shortcut. Okay? And the same thing po sa buhay natin. The best guide in life is the one who had given you life. So sino ang best guide para sa'yo? Kaya nga ang Panginoon, nung sinabi niyang follow me, bakit napaka-bold, napaka-kapal ng muka? Because He knows, siya ang nagbigay ng buhay mo eh. Kaya kapag sinunod mo siya, alam niya kung saan ka aangat. Alam niya kung saan ang buhay mo, the best para sa'yo. Kaya that's how God is so bold. Sinabi niya, follow me. Kasi kapag sinundan mo ang Panginoon, yun ang best life mo. He will guide you to those wonderful paths. Kaya nga tinan niyo to, ha? Itong mga sumunod sa kanya, sila Pedro, akalain mo, fisherman lang, pero dahil sumunod sa Panginoon, grabe ang naging impact sa mundo. Hindi niya akalain, akala niya, mamamatay na lang siya doon bilang mangingisda. Pero dahil sumunod sa Panginoon, biro mo, ang daming na-bless dahil sa kanya. Kama kapatid, sunod na sa Panginoon, ha? Dahil alam niya ang best para sa'yo. At ito, hugot mula sa summit kasi may hangover pa po kami sa summit, no? Sabi nga ni Pastor JR, what makes the journey worthwhile is not where you're going, but who you are with. Alam mo, maganda lang ang isang pupuntahan mo base doon kung sino ang kasama mo. Ang pangit, no? Kung kahit gaano kaganda ang pupuntahan mo, kung buwisit yung kasama mo along the way, wala din kwenta. Naambier na ka, laging late. Sa usapan, 7 o'clock, dumating 9 o'clock. Ganda-ganda ng pupuntahan mo, nasira ka agad ang mood mo. Alam mo yun, no? Kaya hindi pala yan base doon sa pupuntahan mo at base doon sa kung gaano kahaba ang daan. Base pala yun kung sino ang kasama mo. Na kahit lubak-lubak, pero dahil yung kasama mo ay the love of your life. The best of the best. Alam mo, kahit anong lubak, okay lang sa'yo. Kasi ang kasama mo is a special person sa'yo. Kaya ito mga kapatid, kahit lubak-lubak pa ang pagdadaanan mo, 2022, pero kapag kasama mo si Jesus Christ sa lakbayin mo, it will still be good. It will still be great. Dahil kasama mo siya.
Kaya kahit anong lubak ang tinagdaanan natin dito, 2021, it's still good. We could still say, ito ang the best year of my life. Hindi dahil maganda ang lahat na nangyari, kundi dahil on this year, sinamahan ako ng Panginoon sa bawat buwan, sa bawat araw na meron ako. That's the journey. Kaya ang Panginoon, kaya palang anyaya niya sa atin, follow me. Kasi gusto niya ang the best para sa'yo. He is your wonderful counselor who will lead you to wonderful paths. And lastly, Jesus Christ wants to have a wonderful partnership. Kayo po ba naniniwala ang counselor dapat may counselee? Hindi pwedeng i-counsel ang sarili, no? Kaya ka-counsel ko, sarili ko. Ano lang yun, baka sa mental ka mapunta, ha? Kaya ang Panginoon, wonderful counselor, kasi meron siyang counselee. At tayo yun. Ang isang counselor, ito po, no, may limitado ang isang counselor. Kahit gaano po katalino ang isang counselor, kung hindi naman susundin nung counselee ang kanyang advice, bale wala lahat yun. Tatanong ka, Pastor, ano po ba gagawin ko dito? Ah, ganun po ba? Tapos hindi mo naman ginawa. Kahit gaano, kahit galing sa langit, revelation mula sa Diyos talaga ang binigay sa iyo ng pastor mo, pero hindi mo naman in-apply, bali wala lang din yun. Okay? Kaya si Jesus Christ, wonderful counselor siya. He has all the wisdom. He has all the paths, wonderful paths. Okay yan, maganda strategy ng Panginoon, maganda ang plano ng Panginoon sa iyo. Pero kailangan niya ng partnership with you. Kailangan din naman, umuo ka naman sa sinasabi niya sa iyo. Gusto mo nga masolusyon ang problema mo, pinipilit mo pa rin yung sa'yo, sinabihan ka na nga ng Panginoon, hiwalayan mo, ayaw mo pa rin. Okay? Kaya nga, partnership po yan. Jesus Christ is just saying, anak, ha? Alam kong problematic ka, alam kong gusto mong umangat ang buhay mo, meron akong magandang plano sa'yo, pero anak ha, partner tayo dito. Kasi basagin po natin, ha? Ang paniniwala ng maraming Kristiyano, maganda nga ang plano ng Panginoon, bahala na ang Panginoon gumawa nun. Lord, bless me. Ikaw naman, tunganga ka lang. Gusto kang i-bless ng Panginoon, pero hindi naman pwedeng tumunganga ka lang. Ibalanse po natin, ha? Ganun din po, as a wonderful counselor, He will give you wisdom and guidance. I-apply mo sa buhay mo para magkaroon ng pagbabago. Kagalit. Has a wonderful partnership with us. Okay? So ang Panginoon, nakikipag-partner sa atin. Anak, gusto kong ayusin ang buhay mo. I want the best for you. Partner tayo. Sasamahan ka niya along the way. Okay? Tinan nyo ha. Ito yung partnership na sinasabi ng Panginoon. Sinabi niya rin to nung siya ay nabubuhay. Come to me, all you are worthy and burdened, and I will give you rest. God, meron siyang peace. Meron siyang wisdom, meron siyang blessing, pero meron siyang unang hinihingi sa'yo, lumapit ka. Okay? Pumunta ka sa Kanya. Gusto mo maayos ang buhay mo, saka na lang, pag-pray mo na lang ako. Hindi, gusto niya, ikaw mismo, personal kang lumapit sa Kanya. Okay? Come to me, all you are weary and burdened, and you will have rest. So may partnership, hindi yan. Ang Panginoon, pagpapalain, ibubuhos na lang kaagad sa'yo. Hindi, meron kang gagawin. Come to Him. Kalawa, ito po yung pinaka-partnership. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ito yung partnership. Lumapit ka, at hindi lang basta lumapit. Kapag nakuha mo na kailangan mo, uwi na. Eh, ganun ang marami, no? Pupunta sa Panginoon, Lord, ito gagawin ko, ayusin mo. Kapag naayos na, uwi na. Hindi, ito daw, dapat ikalawa mong gawin. Lumapit ka na, okay? Ikalawa, kunin mo ang yoke. Ano ba sa Tagalog yon? Patok, no? Pamatok, pambato, ano? Pamatok, binabatukan, no? Pamatok, lagay mo daw sa'yo, take my yoke upon you. Ang isa pong may yoke, di ba po, yan po ay picture po kasi ng dalawang ox yan eh. Doon sa Israel eh.
yung mother ox tapos yung kanyang tinitrain na ox. No, merong pamatok yung mother ox, meron din pamatok noon. Magkadikit. Kumbaga, kung saan pupunta si mother ox, doon din pupunta dapat si young ox. Kasi kung hindi niya susundin yun, masasaktan siya. Ganon din po sa atin. Ang Panginoon gusto niya, ipatok mo rin sa'yo. Na si Jesus Christ, kung ito ang kanyang way para sa'yo, sundin mo. Dahil kapag hindi mo sinunod, ikaw lang din ang masasaktan. O, naranasan nyo na yan, mga kapatid. May sinabi na sa iyong word ang Panginoon, masakit para sa iyong pakinggan, ang hirap gawin, pinilit mo yung sa iyo, mas lalo kang nasaktan. Diba? Meron na po ba ang nakaranasan na ganon? Sinabi ng Panginoon, oh, ito gawin mo. Ang sakit, Lord, bakit? Ba't ko siya igigiba? Ang tagal namin, relasyon namin. Pinag-ipunan ko na invest ko na lahat sa kanya. Sabi mo, hiwala yan. Masakit! Oo! Pero mas lalo ka nasasaktan kapag hindi mo sinusunod. Yung iba hindi. Nasa e-enjoy ko, Pastor. Hindi ko sinusunod. Hindi, masakit po. Dahil tayo, ang Panginoon, hinihingi niya sa atin, partnership. Patid, ang pagkasaayos ng buhay at pagbabago, una, nanggagaling lang talaga sa Panginoon. Ikalawa, sumunod ka lang kasi. Okay? So that's the partnership ng Panginoon. Ang Panginoon, gusto kanya samahan every step of the way hanggang masolve ang problema mo. Yun ang wonderful counselor para sa akin. Yung counselor na nakikinig, sinabi ko problema ko, pero I'm the best, sasamahan niya ako kapag may problema ako. And that's your Jesus Christ. Jesus Christ is someone who listens to you, but also someone na kung saan sasamahan ka every step of the way hanggang sa marating mo yung fulfillment ng plano niya sa'yo. At ito naman ang sinabi niya, may pamatok siya, but that yoke is easy and his burden is light. Alam mo, yung pamatok ni Jesus Christ sa'yo, easy. Ibig sabihin yung mga utos ng Panginoon, easy. Oh, easy lang talaga kasi yung harder part, kinuha niya na. Yung mas mabigat na load, kinuha na ni Jesus Christ para sa'yo. Kaya nga nung pinatok mo sa'yo yun, easy na lang, light na lang. Mga kapatid, ayaw mo pa ba nun? Na si Jesus Christ, ang hinihiling na lang sa'yo, ito, easy and light. That's Jesus Christ. Partner to, mga kapatid. Ang pag-angat sa buhay is a partnership with God. It all came from God, pero meron kang gagawin. At yun ay ang sumunod sa Kanya. Because the Christian life is a daily walk with Christ. Hangover ulit mula sa summit. No? Ang Christian life po ay hindi yung i-bless mo ko, Lord. Bless me, Lord. Hindi. Ang Christian life ay ang araw-araw na paglalakad with Christ. Yung araw-araw na dumarating sa atin, blessing from the Lord, pero hindi mo lang din naman tinitaken for granted na gusto mo sana, Lord, Monday na bukas, samahan mo ako sa trabaho, ha? Lord, samahan mo ako sa pag-uwi, ha? Lord, samahan mo ako, meron akong pupuntahan. Alam nyo, ito po ang problema natin, no? We have been living in a world na kung saan si Jesus Christ have been buhay lang kapag Sunday, patay kapag Monday to Saturday. Na si Jesus Christ, naaalala mo lang kapag worship service. Kapag Monday, sariling diskarte na naman. Kapag may problema sa pamilya, ikaw na naman na nasusunod. Jesus Christ doesn't want that kind of relationship. He wants a relationship na yung araw-araw na magkasama. At yun ang totoong Christian life, mga kapatid. Yung araw-araw, kahit, alam mo yun, kahit easy lang yung araw, yung wala masyado, hindi masyadong hassle, kasi tayo kapag hassle lang naaalala ng Panginoon, kapag traffic, Lord, hawiin mo ang daan. No? Hindi, kahit napakagaan pa ng araw na yan, you need Jesus Christ. God wants to walk with you every day. And this last month, let it be, and let this my prayer sa atin, na araw-araw,
makita mo ang ginagawa ng Panginoon na wonderful sa iyo, that you will stay in awe every day of your life, na bawat araw makikita mo Jesus Christ is moving within you. He is your wonderful counselor. Don't forget that. Araw-araw, gusto kanyang makasama at gusto niyang maging parte ng bawat araw mo. That's Jesus Christ for you, your wonderful counselor. Pwede po bang tumayo tayo and let us just thank God? Alam ko po, this year, 2021, you have been through a lot. You have been through troubles, you have been through downtime, you have been through high time. Could you just thank God for a moment? Pasalamatan mo lang ang Panginoon through those years, through this year, na kung saan He had given you His wisdom. He had given you a strategy, a plan kung paano ka makakaalis on that season. Na kung saan hirap na hirap ka. Could you just thank God and just praise His name? Pasalamatan mo lang siya and remember the days na kung saan lumakad ka kasama niya. Father in heaven, would like to thank you for the gift, the greatest gift of all, Jesus Christ, your Son. Lord, you who is our wonderful counselor, Lord, kami nanghihingi ng kapatawaran sa iyo for the things, for the days, Lord, that we have neglected our relationship with you. Today, O Lord, may you give us a spark again. May you stir up us again, Lord, na araw-araw, magkaroon kami ng mas malalim na relasyon sa iyo, na mas malalim na connection sa iyo. That Lord, we will take this Christian life not for granted, but Lord, we will take this seriously. Na Panginoon, sasamahan mo kami, hindi lang sa panahong may problema kami, but even in the good times, O Lord, you are there. In the bad times, you are there. In the times that we are weary, you are there. In the times that we are mourning, you are there. In the times of joy, you are there. Panginoon, this is my prayer that every season, every day of our lives, makita ka namin. And Lord, tunay nga, as our wonderful counselor, keep us in awe. Lord, I declare that we will see greater things than this. Lord, that next year, makikita na namin another wonderful thing that you will do in our life, that you will do in our family. Panginoon, handa kami at gusto namin yung mga surprises mo sa amin. Lord, open our eyes and open our hearts to see greater things than this. In this we pray. In Jesus' name, amen and amen.